Hello, welcome back to my channel. And today, may panibagong dish na naman tayong gagawin. Ayan. Ito po ay aking isang specialty. Ito yung sangkap natin. Ground pork or giniling. Yan. At ito. Wow! Dami! Yan. Yung wrapper natin. Eggs. Onions. Garlic. Yung carrots natin. Yan. Syempre, yung cheese. Okay? So, let's begin! Siguro naman, nahulaan nyo na kung lutuin natin, ano ipiprepare natin ngayon. Hindi naman obvious, no? Ito pa, isang katakam-takam na dish. Yan, hiwalay po natin yung white egg. Dilaw lang yung ihalo natin sa meat. Ayan na po. Bukod muna natin ito. Lagyan natin ng daw. Pre-cook na po ito, pinakuluan ko na po kanina para lutok talaga siya bago natin siya ma-prito mamaya. Ayan, prepare muna natin yung ating onion tsaka yung garlic. Kaya pala po, medyo may katagalan to pag ginawa po natin. Lalo na kung gagayat natin ng sili kasi tatagalan po natin ang buto yan. Iwan pa natin ang isa-isa. Kaya it will take time talaga. Kaya time to show you what to prepare. Version po ito. Special dynamite a la Jomar. So, ito matagal na rin po kung magawa ng dynamite. Thank you.
malambot yung cheese na napili ko, ha. Yan, nailagay na yung ating cheese. Haluin na ito natin. Mix it. Yung cheese naman natin, yan yung magpapalinam-nam. Ito yung naluto na. Siguraduhin ko natin na mahalap yung cheese. Yan, set aside muna natin to at ay yan naman ating ilagay natin para tagahan. At ito, sisimulan ko na. Ito yung medyo matagal yung pagtanggal ng buto. Iwaan ko muna siya isa-isa. Sana may tanggal na lang ang tanggal. Ayan, tapos na po natin iwaan isa-isa. Ngayon po ay matatanggal naman tayo ng buto. Last one. Tapos na tayo. Yan po, tapos na po tayo sa pagtatanggal ng buto. Hugasan ko lamang po ito bago natin lagyan ng ating palaman. Ready na po ito. Hugasan ko na siya isa-isa. Pwede na natin itong ilagay tapos balutin. Ito na po. Tayo po ay magbabalot na. Dami pong sira ng wrapper na natin. Ito yung white egg kanina. So gagamitin natin yan siya yung pang-sirap na. Finally, tapos na po natin balutin ng ating dynamites po. Ito na siya. The next step
is frying. Yan. 30 pieces po ito. Yan, magpapainit po tayo ng mantika sa ating kawali. At ito na nga po, mainit na yung oil natin sa ating pan. Yan. Deep fry po natin siya. Medyong heat lang. Huwag po natin biglayin yung apoy para masunog. Yan. Manalay na po tayo sa ating apoy. Marahan lamang. Yan. Bango. Ito ang ating special dynamite po. Sariling recipe ko po ito. Wala po tayong pinagayahan na ito. Sarili ko pong gawa. Pwede nyo pong gayahin kung magustuhan nyo. Kayo na po bahala mag-tansya ng inyong mga ingredients kung gaano karami yung ihahalo nyo. Doon sa ating ground pork, ilang onion yung preferred nyo. Yung carrots natin, kung ilan na yung preferred nyo. Kayo pong bahala mag-adjust. Marami po kasing ano, paraan paggawa ng dynamite. Meron naman pong iba, mabilisan ang paggawa. Ang ilalagay lang po sa loob ng sili is keso lamang po. Yun, mabilis po yun. Tsaka cost efficient siya. Kasi di na siya gagamit ng meat. Tsaka other ingredients. Ito pong ginawa ko ay special po ito. Ang complete list po of ingredients ay susulat ko na rin po sa ating description, sa ating video. Once na ma-upload po natin ito. Ito po yung special dynamite ala Jomar. Yan. Kung bago ka pa lamang po sa aking channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe po. Supportan nyo na rin po yun sa akin. Paki-like and share na rin po. And don't forget to click or to hit the notification bell. Nang sa gayon, lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Ayan po, golden brown na siya. Kung mapapansin nyo po, lagi ko siyang piniflip para even yung pagka-ano niya, sa balat niya. Hindi yung kabila ay sunog, kabila ay maputla. So dapat pantay siya para maganda tignan. At inuulit ko po, ang paggawa po ng dynamite ay talagang it will take your time talaga. Magkukos siya ng time mo. Tatsagain mo talaga siya. Lalong-lalo na sa pag aalis o pagtatanggal ng mga buto ng sili. Doon po talaga yung pinakamatagal. Tapos paglalagay ng laman doon sa sili, kasi babalot mo pa siya. Pero ang kagandahan naman po, worth it yung pagod mo. Worth it yung effort mo once na matapos na siya. Kung gusto mong makatikim ng dynamite, pwede nyo pong subukan. Pwede kayo mag-experiment para doon sa preferred na panlasa mo. Yan, golden brown na po siya. Yung ginawa ko po ngayon, 30 pieces lang po ito, kasi 30 pieces lang yung rubber ko. Eh, medyo matagal na nga po siya.
Yan, pwede na. Ito na po ang ating finished product. Ayan, oh. Yan. Ito pa, oh. Wow. Tiki man time. So, ito na po siya, yung ating mga sangkap. Gagawin nating dip. Simple lamang po. Ketchup. Mayonnaise. Nilagyan din natin ng white pepper. Saka black pepper na ground. Ayan. Lagyan lang natin dito. Mix lang po natin yan. Ito na po yung dip natin. Minix lang natin. Ito yung kinalabasan. Napakasimple lamang kung gawin to. Kayang-kaya po natin lahat. Ayan po, sana nagustuhan nyo yung video ko. Salamat po sa panonood. Salamat sa pagsubaybay. Ito yung isang sausawa natin. Ayan. Pwede rin ito panlumpia. Oliva. Bago ka lamang po sa aking channel, huwag pong kalimutang suportahan naman po ang aking munting channel. Yun po, Joe Marquez Vlog po, pakisubscribe, click the notification bell, hit like, and share na rin po. Salamat po sa patuloy na panonood, salamat sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. Bye!